pa rin. Kaya, no? Pag meron pang gusto, magpaalat ko kayo sa inyong mga magulang na kayo ay magpapaglubog sa tubig ng bautismo, no? Okay? Nakaligtas pa yung ano, paglubog sa tubig ng bautismo? Nakaligtas pa yun? Ano yung nakaligtas? Yung baptism ng Holy Spirit. Kung kailan tinanggap mo yung Panginoon, binaptismo ang kanang banal na Espiritu. Okay? Okay, makinig na si Bilog. Okay? Turo ko lang kayo, ha? Walang magtatakip ng mukha, ha? One, smile lang. One. So, walang magtatakip ng mukha. Ba't nagtatakip ng mukha? Mukha niya yun, eh. Ba't di ikong? Picture mo. Pero kung isa niya may nakatakip. Kasi tinatanong rin mo sa bakit nakatakip yung mukha nila? Ay, ang gaganda nyo. Di ba? May siya pangit, eh. Yun ang hindi maganda dito. Sa hindi pogi. Wala, di ba lahat tayo maganda at pogi. Okay, ginawa tayo. Okay, confidence lang wala kayo. Okay? Minsan may kumpiyasa, huwag lang masyadong mayapa. Okay? Okay. Yan. Patuloy din natin ini-encourage kayo na kayo ay mag-memorize ng mga memory verses. Okay? Sino na yung nakapag-memorize? Okay? Bible, yung books of the Bible, Genesis, yung Old Testament to hanggang New Testament. Sino na naka? Old Testament, sino na naka? New Testament. Ano, may ano pa naman eh. Kung may prepare pa naman si Pastor ng mga ano doon, di ba? Maraming bilibili sa Lazada yun. Okay? Now, in that case, no, ano pa? Ano ba yung ano natin? Nakuha ko na yung pangulang ito, ha? Ano pa yung mga announcement natin? Okay? Okay, may binabala kami ni Pastor, pero pinag-pray pa namin sa kanan namin sa inyong sasabihin. Okay? Okay. Pero kailangan nyo na paalam sa magulang. Okay? Kung mamarapati ng Panginoon na matuloy po yun. Okay. Nakapag-field trip na ba kayo? Sino nakapag-field trip na dito? Field trip. Nakapag-field trip na ba? Sino nakapag-field trip na dito? Nakapag-field trip na ba kayo? Sino hindi pa nakapag-field trip? Ano ba yung field trip? Yung pumupunta tayo sa isang lugar, kunyari, pupunta tayo sa museum. Nakikita natin din yung lahat ng mga arts ng mga Pilipino. Okay? Ano ba yung mga museum natin? Ano yung mga museum natin doon? National Museum. Ano pa? Museum ng Anthropologia. Ano pa? Natural History. Ano? Natural Museum of Natural History. Doneta Park. Sino ang punta sa Doneta Park? Sa book nyo lang nakikita yun, Doneta? Rizal Park. Rizal Park. Kung saan binaril si Jose Rizal? Nakapunta na kayo doon? Sino na nakapunta doon? Taas kamay. Nakapunta na, taas kamay. Okay, wala pa, ano? Yun ang pinapanalangin natin, makapunta tayo doon. Okay? Kung lulobi ng Panginoon, pag-pray din natin. Okay? Okay, ano pa? May mga ipapanalangin ba kayo? Sino may mga pinapanalangin?
Wala kayong panalangin. Sana pumasa ako sa exam. Final exam ko. Wala kayong ganun? Tapos na. Tapos na? Sinong tapos na ng final exam? Sinong bakasyon na? Bakasyon yun, ha? Sino pa yung may papanalangin? Okay? Wala kayong panalangin? Diba? Mapagpala kayo, di ba? Okay? Wala. Yung papa namin, ingatan sa trabaho. Ganun, wala kayong ganang panalangin? Sige, ganang papanalangin. Sige. Ganang papanalangin. Okay lang. Sige lang. May sakit ba? May sakit? Dapat na. Na? Oo, ingatan si kuya mo sa trabaho, di ba? Magandang panalangin. Yung kuya ni Marcy, ingatan sa trabaho. Anong pangalan ng kuya mo, Marcy? Kuya Jimwell. Jimboy. Okay, kuya Jimboy. Sino pa? Sino pa may panalangin? Yung baby namin, ingatan. Diba? Malusog dapat. Bago namin kapatid, o ano pa. Si tata, ingatan sa pagtatrabaho. Si nanay. Okay? Ano pa yung mga dapat natin ipanalangin? Marami, di ba? Pag-aaral. Ano pa? Okay? Okay. Kita niya na ba? Okay. Handa na ba kayo? Makinig. Taas yung kamay na kanya nito. Taas. Okay? Taas. Okay? Taas. Taas ang kamay. Taas. Isa lang. Isa lang. Tapos, ganyan nito yung tenga. Sa kapila naman. Okay? Parang marinig nyo ngayon yung salita ng Panginoon. Walang walang akad lang. Nako, na anong tawag yan? Tutuli. Tutuli. Okay? Ready na ba kayo? Yes. Handa na ba kayo? Yes. Okay, pumunta ngayon tayo sa Genesis 29. Yung Genesis 28, natapos natin last week. Okay, ano nangyari doon sa Genesis 28? Natandaan niyo pa ba yung nangyari sa Genesis 28? Natatandaan niyo pa ba? Ano nangyari doon? Wala na, nakatulog na ako ng daming araw. Hindi ko na natandaan kung ano nangyari kay Jacob. Si Jacob ay inutusan ng tatay niya na umanap ng asawa sa lugar na or sa pamilya ng nanay niya. Okay? Kay Sarah. Yung kapatid ni Sarah, si Laban. Sabi nila, doon ka humanap ng mapapangasawa kasi ayaw namin makapangasawa ka ng mga babae sa Kanaan. Bakit daw? Kasi yung mga babae sa Kanaan, mga TikToker. Sabihin naman, iba yung kanilang pananampalataya. Okay, hindi sila naniniwala sa Diyos. Eh gusto ni Abraham para yung pamilya nila ay pagpalain ng Panginoon, patuloy yung pagpapala ng Panginoon sa kanila, dapat ang mapangasawa niya ay yung kalahi niya at may takot din sa Diyos.
Tama ba yun? Amen. Gusto niyo bang mapangasawa yung ano, Robin Padilla? Dati bad boy yun. Ngayon bad boy pa rin. No? Ano nung baril yung... Dati nakulong siya sa baril. Ngayon dami niya pa rin collection ng baril. Okay, senator na nga lang siya kasi baliktad yung mga isip ng tao. Binoboto natin yung mali. Diba? O sino lang yung sikat. Now, in that case, okay, yan ang nangyari kay Abraham at sa kanyang pagbiyahe papunta doon sa lugar ng kamag-anak ng nanay niya, siya'y natulog. Nung natulog siya, siya'y nanaginip. Okay, ano daw yung napanaginipan niya? Ha? Isang malaking hagdanan, tapos sa mga angels, taas baba doon sa hagdanan, tapos sa dulo ng hagdanan, yung may nagsalita, ay yun ang Panginoon. Okay, binigyan siya ng pangako. Okay, katulad daw ng pinangako sa kanyang lolo, sa kanyang tatay. Sino bang lolo ni Jacob? Abraham. Sino yung tatay niya? Isaac. Hindi. Sila muna. Okay. Sino yung lolo ni ano? Ni Jacob? Sino yung lolo ni Jacob? Si Abraham. Yung tatay niya, si sino yung tatay niya? Isaac. Yung nanay niya, si? Si Rebecca. Yung lola niya, si? Sarah. Yung kapatid niya, si? Esau. Si Esau. Okay? Okay. Nakabalik na ba tayo? Okay? Daming kwento, di ba? Makinig. Listen. Okay? Ngayon, babasahin natin. Ito yung pinaka-last part nung nagising na si Abraham. Si Jacob. Sorry, nalito na din tuloy ako. Okay? Si Jacob, sabi niya dyan, and Jacob bowed above, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace. Then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and for all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Okay, makinig. Okay, yan yung promise niya rin sa Panginoon. Okay? Inanim niya doon sa pillar na ginawa niya kasi nagpakita sa kanya ang Panginoon ng panahon na yun. Okay, yung mga dreams ng panahon nun, pwede pang mangyari kasi ang Bible, hindi pa siya nasusulat, di ba? Okay, ngayon ba pwede mananaginip ka? Sino yung mga nananaginip ngayon? Si Kibuloy, nananaginip din yun. Pumunta siya sa isang lugar. Okay, si Manalo. Ano ngayon sila? Ano ngayon yung mga yan? False cults, mga kulto. No? Hidwang pananampalataya ang tinatayo ng mga yon. Pero yung mga tunay na sumasamba sa Panginoon, sabi doon, sabayin mo ko sa Espiritu at katotohanan, sabi ng Espiritu. Ang Espiritu ay nasa atin, mga tumanggap sa Kanya. Ang katotohanan ay nasa Kanyang mga salita. Sa Bible lang. Wala kang ibang kukuha ng authority, kundi ang Bible lang. Pag sinabi ko dito, sumamba kayo sa akin, maniniwala ba kayo? Nasa Bible ba yan, sasambayin niyo yung preacher, yung nagsasalita? Okay, sabi sa Bible, huwag kang magtitiwala sa tao lang. Okay? Ang pinagkatiwalaan natin ng ating pananampalataya ay Diyos, anak ng Diyos, namatay para sa atin dun sa krus ng Kalbaryo. Okay? Tandaan niyo, di ba? Yan yung background, at least, nakikita na natin. Ngayon, makikita kaya ni Jacob yung kanyang hinahanap, yung pamilya ng kanyang nanay. Tingnan natin, babasahin ngayon natin. Okay? Ready na ba kayo magbasa? Okay, babasa tayo ha. Ako muna, tapos kayo dun sa 2. Lahat ng even numbers kayo. Hanggang 35 lang naman yan. Okay? Pagdating sa 35, magsasabay-sabay tayo. Okay ba yun?
Nabasahin natin ang mabilis. Ganito. Bakit na tayo basa ng Bible? Kasi wala tayong ibang kukuhanan ng authority kundi ang Bible lang. Wala nang iba. Pagka meron pang ibang Bible, nako, sabi ng Panginoon, ang magdagdag at magbawas sa salita ko ay susumpain ko. Okay, yan ang sabi ng Panginoon. Okay na tayo. Then Jacob went on his journey and came into the land of the people of the east. Dire-diretso na, no? And he looked and behold a well in the field, and lo, there were three flocks of sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks. Ay, ako na, kayo na pala dapat, no? Sige, two. Bakabasa. And he looked. And he looked and behold a well in the field, and lo, there were three flocks of sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks, and a great stone was upon the well's mouth. And thither were all the flocks gathered, and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. And he said unto them, Know ye Laban, the son of Nahor? And they said, We know him. And he said unto them, Is he well? And they said, He is well. And behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. And he said, Though it is yet high day, neither it is it time that the cattle should be gathered together. Water ye the sheep, and go and feed them. And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth, then he watered the sheep. And when he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep, and she kept them. And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban, his mother's brother. Okay. Okay. And Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. Okay, 13. And it came to pass when Laban heard the tidings of Jacob, his sister's son, that he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. And he told Laban all these things. And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for naught? Tell me, what shall thy wage be? And Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Okay. 17. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well favored. 18. And Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. And Laban said, It is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed not to him but a few days, for the love he had for her. And Jacob said unto Laban, Give me thy wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. And the Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. And it came to pass in the evening that he took Leah his daughter, and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for a handmaid. And it came to pass that in the morning, behold, it was Leah.
And he said to Laban, "What is this thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then thou hast beguiled me?" And then Laban said, "It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. Fulfill her wish, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so, and fulfilled her wish, and he gave him Rachel his daughter to wife also. And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served him yet 7 other years. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. And Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben, for she said, "Surely the Lord hath looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me." Okay, makinig, basa. And she conceived again and bare a son, and said, "Because the Lord hath heard I was hated, he hath therefore given me this son also." And she called his name Simon. And then she conceived again and bare a son, and said, "Now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him three sons. Therefore was his name called Levi." 35. And she, sabay-sabay tayo. And she conceived again and bare a son, and she said, "Now will I praise the Lord." Therefore she called his name Judah and left Mary. Hindi tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagbasa ng iyong salita. Panginoon, salamat, Panginoon, sa umagang ito, muli pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Hindi niyo kami, Panginoon, nakagalinuhan. Panginoon, draw lahat, Panginoon, sinasabi mo sa pagbasa. May apply namin ito sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa privilege na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, babalik tayo dun sa ano, no? Okay, isa-isayin natin. Okay? Alam niyo na yung background, di ba? Okay, ready na ba kayo? Amen. Tingnan natin kung anong mangyayari kay Jacob. And Jacob, when on his journey, he came into the land of the people of the east. Okay? Okay, normally, saan ba ang east? Nasaan ang east? Nasaan dito? Kunyari ito, north? South? Nasaan ang east? East. Tapos west. Tama? Okay, nandito siya sa east. Okay, tayo silangan tayo. Timog silangan tayo. Asia, no? Mapunta tayo dun sa east side, no? Saan ba yung east? Pagka? Saan? Sumisikat yung araw. Yun daw yung east. Okay? Kasi wala pa dating ano eh, navigation eh. Tapos binibigyan ko lang kayo ng idea. Meron ngayon, meron na, no? Pero katulad nito, nalalaman mo kung nasa ang, di ba yan, no? Gyro. Ngayon yung, ang tawag dito, compass. Okay? Nalalaman mo yan kung ikaw ay nasa west. Ito yung east na yun. Pagka gumanong ka, yan, nasa east daw yan. Iikot to it, no? Mahirap. Pagka nag-voice out, matutunan yung sumabit ng compass. Girl Scout, no? Tinuturo yan doon. Okay, munta doon siya sa east, and he looked, and behold, a well in the field. May natatandaan ba kayong tao pumunta sa well kasi may hinahanap siya? Meron ba sa Bible noon, yung nauna pa, pumunta siya ng well kasi may hinahanap siyang tao. Actually, ang hinahanap niya, sino yun? Asawa ni Isaac. Na si Rebecca, yung nanay niya. Eh parang umulit na uli yung kwento. Bakit daw sa well? Kasi yung masisipag,
Dati wala pa sila tubig, katulad dito walang tubig, mamaya magigib sila. Okay? Ang mga magigib sa amin lalaki, sa kanila mga babae yung nagigib. Okay? Kasi yung mga lalaki nasa field. Yung mga babae, mga maiden, sila yung mga nag-iigib. Yung, hindi yung nag-iigib lang ng isang ano, mga malalaking ano yun. Sure. Iniigib nila, dinadala nila sa bahay kung ilang beses. No? Anong ginawa ni, ano? Ni Rebecca? Ilan daw yung inigiban niya? Yes. 10 camel. 10 camel ang inigiban niya. Okay? Pakita natin dito yung similarities ng kwento. Yung pagkakapareho. Okay? Sabi dyan, and he looked, and behold, a well in the field, and lo, there were 3 flocks of sheep lying by it. Ano ibig sabihin ng 3 flocks? Isang flocks, grupo ng mga tupa yun. May 3 grupo daw ng mga tupa. Okay? Sabi dyan, for out of that mouth, bilog ang maingay. Yun yung labing si bilog. Okay? Sana ako, wala tuloy. Great stone was okay. For out of that well, they watered the flocks, and great stone was upon the well's mouth. Yung well nila, hindi ko alam paano tsura ng well na yun. No, pero yung mga wells natin ngayon, meron na siyang ano, di ba? Meron na siyang parang mouth, well's mouth, di ba? Tapos naglalagay tayo doon ng tali, tapos tali na. Yung typical na well, no? Kasi normally, humuhukay tayo ng malalim, tapos sa pinakamalalim na bed, kung nanasaan yung water, yun yung kinukuha natin ng tubig. Okay, sa ilalim ng lupa, may mga formation ng mga bato doon. Tapos something there, may tubig. Okay? Yun yung kinukuha natin, no? Magaling ang Panginoon gumawa, no? Imagine mo, yung tubig, sa ilalim ng lupa, umaakyat yun. Walang nagpapa... Ganun doon, umaakyat yun, no? Sa mga streams, sa mga talon, may talon, waterfalls, di ba? Bakit nagkakaroon ng tubig sa bundok? Imaginin nyo. Paano nangyari yun? Ano yun? May humigigop ng tubig? Yes, meron. Okay, natural yung ginawa ng Panginoon yun. Hinihigop yung tubig sa ilalim ng lupa at yan ay lumalabas. No? Galing ng Panginoon, di ba? Now, in that case, ganun yan ang mayroong well. No? Source yan sa panahon nila ng buhay. Yung well ay source ng buhay. Kasi nandun yung tubig. Okay, imagine nyo sa halahala, mawalan dito ng isang buwan na tubig, anong tayo mangyayari? Makapagtanim kaya yung mga magsasaka? Makaligo kaya tayo? Di ba? Isang araw pa lang hindi makaligo, di ba? Parang ang lagkit-lagkit na ng katawan mo, di ba? Okay? Imagine ninyo, walang tubig. Death, no? Ang mangyayari doon, magiging isolated, magiging desert. Ang isang lugar na walang tubig. Okay? Kaya doon siya pumunta, no? Similar sa ginawa ni Eleazar, yung katiwala ni Abraham. Okay? Pumunta. Okay? Pumunta tayo kung saan maraming tao, normally. Kasi yan ay source ng buhay. Okay, ganda din yung mga tao, pumupunta sa mga cities, nagtatrabaho doon. Eh, ang ganda-ganda ng halahala. Ba't pupunta pa ng city? Kasi nga, nandun yung mga trabaho. Pero kung magkikita nila na maganda dito, maganda rin dito magtayo ng mga factory and so on. Okay? Now, in that case, nasa na tayo? And thither were all the flocks gathered, and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. No? Inaano nila? Tinatakpan nila yun. Kasi bakit tinatakpan? Kasi pwedeng madumihan yung water, mapollute. Okay? Mas magandang inumin or gamitin yung tubig na malinis. Okay? May isang representation dyan, yung salita ng Panginoon ay pure. No? Sabi dun sa Psalms, the words of the Lord are pure words. As silver tried in the furnace of earth, purified 7 times.
Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Yun ang pangako ng Panginoon. Para daw yung ganun. No? Yung salita ng Panginoon, hindi natin ito winawalang bahala or pinagtatawanan. No? Sad to say, maraming mga ganun. Pagka, ay, mag-Bible study tayo, nung matawa natin, bait ko, mag-Bible study lang. Minsan, ginagawa ng mga ibang kabataan ngayon yan. Di ba? Parang katatawanan na lang yung salita ng Panginoon. Pero in that case, ang salita ng Panginoon ay pure word. Okay? Parang tubig, gusto natin puro. Mas masarap inumin yung fresh na tubig, yung hindi naihian, di ba? Or nadumihan. Di ba? Yan, kaya nila yun, tinatakpan. Okay? And Jacob said unto them, my brethren, whence be ye? And they said, of Haran we are. Kaya nagtanong na siya, taga saan ba kayo? Ay, taga Haran kami. Oh! Meron na kaagad siya, kasi yung pamilya ng kanyang nanay ay taga Haran. Kaya sabi niya, he said unto them, know ye Laban, the son of Nahor? And they said, we know him. Okay, meron na kaagad siyang sagot sa Panginoon. No? Ang hinahanap niya, yung pamilya ni Laban, ang nakita niya mga tao at napagtanungan niya, ay kilala mismo si Laban. Okay? Kasi sila ay taga Haran. Dito ba kilala niyo lahat ng mga tao dito? Yung mga taga dito talaga. Kilala niyo halos lahat, di ba? Kasi kahit na magkakalayo yung bahay, kilala niyo kung sino yung mga tao nandito. Kaya pag may pumasok, nung pumasok kami kala, ano, sabi ng isang tatay doon, ay, hindi, kala namin, pupuntahan na namin kayo doon kasi hindi kayo taga dito. Alam ka agad nila na hindi kami taga doon. Okay? Now, in that case, and he said unto them, is he well? Okay, ibig sabihin nun, ano yung sabihin yun? Siya ba ay buhay pa? Kung yun, no? Tinatanong mo, buhay pa ba siya? Is he well? Nasa maayos pa ba siyang kalagayan o katayuan? And they said, he is well. And behold, Rachel, his daughter, cometh with the sheep. Okay? Meron siyang daughter, si Rachel, babae yun, isang shepherd. Okay, sino mga kilala niyo babae na papastol? Si Jenly, nagkikita palagi, hawak yung ano niya, diba? Baka, yung mga kambing, yeah? Kaya ba na, gagawa niyo ba yun? Nagpapastol kayo? Okay? Ganda yun, kasi isa yung magandang gawain. Okay, kahit na kayo bata pa lang, babae kayo, marunong kayong gumawa ng mga gawain ganun. Ngayon, si Rachel ganun, okay? Sabi dito, ano daw siya? Ibig sabihin yan, mayroong quality si Rachel na siya ay masipag. Okay? Yung mga babae ngayon, wala na. TikTok na lang. Lagi na lang nasa kwarto. Lagi na lang nag-cellphone. Okay? Tapos selfie ng selfie. Kahit saan, pumunta sa siya, pumunta saan, okay? Kakain, pipidyo. Okay? Okay lang mag-picture, hindi naman masama yun. Pero pag madalas mong ginagawa yun, there's something wrong with you. No, may kulang ka sa pansin. Alam niyo, kulang sa pansin. Okay? Maganda kayo, okay? Kayo ginawa ng Panginoon. Kaya tinanong ko kayo kanina, guwapo at maganda ba kayo? Yes. Yung iba naman, nasobrahan. No? Alam niyo na sobrahan, hindi lang sa ano nila, no? Gusto pa nila makita sila ng ibang tao. Hindi pa yan tasaya, yung iba maghuhubad na para lang mapansin. Okay? Yung iba gusto na mag-artista. Actually, ganun yun. Okay? Now, in this case, nasa na tayo? And he said, no, it is yet high day. Neither is it time that the cattle should be gathered together, water ye the sheep, and go and feed them. Okay? Mataas ang araw, ah. Bakit na iinom na sila? No? Tinatanong niya kasi meron din siyang alam sa pagmamastol, no? Si Jacob. No?
And they said, we cannot until all the flocks be gathered together. And sabi nito, no? O dapat nga, iinom na sila, sorry, dapat iinom na sila, kaso lang, hindi pa nag-gather lahat ng mga sheep. Sabi doon. And they said, we cannot until all the flocks be gathered together till they roll the stone from the well's mouth. Then we water the sheep. And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them. Yan o. Di pag ni Rachel. And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stones from the well's mouth and watered the flocks of Laban, his mother's brother. Baligtad na ngayon ang nangyari. Yung nangyari kay Rebecca, si Rebecca ay nagpainom ng camels ni Eliezer, yung servant ni Abraham. Pero dito, ang nagpainom ng tubig, si Jacob sa mga flocks na inaalagaan ni Rachel. Okay? Minsan, vice versa yun, ano? Okay? Normally, dapat ang lalaki ang nag-effort. Okay? Okay? Pagka gusto nyo ng babae, hindi yung bantulot kayo pagka kayo ay nasa tama ng age. No? Pag nasa tama na kayong age at kayo ay alam nyo na, kaya nyo nang mag-isip ng tama, okay? Emotionally, physically, mentally, prepared na kayo, pwede na kayong maghanap ng inyong mapapangasawa. Okay. Mga babae, pwede ba yung babae manguna sa lalaki? Sa paghahanap ng ano, magpapapansin? Madalas, ganun, di ba? Sad to say. Yung babae yung nagpapapansin sa lalaki. Eh, gosh, kita! Maraming ganun. Which is, magpaparinig sa Facebook, ano pa, gumagawa ng love letter, iniipit sa notebook ng classmate niyang crush niya. Ano pa, tama ba yun? Ikaw yung manguna, bayaan mo yung lalaki ang manguna. Kasi pag ang lalaki nanguna sa panliligaw, ibig sabihin yung lalaki na yun ay tama yung intention niya at malakas yung loob. Gusto mo ba mapangasawa mo? Walang lakas ng loob? Bantulot? Okay? Lame. Tawag dun. Okay, yung mga tunay na lalaki, kaso lang may mga lalaki naman, super naman. Lahat na lang, niligawan. Okay, meron din ganun. Sobrang taas ng high esteem nila sa sarili nila. Lahat ng nakilala nilang babae, niligawan. Tama ba yun? Mali rin yun. Extreme to extreme yun. Okay? Pagka tayong mga lalaki, pag may nakita tayo, okay, niligawan natin, pag tayo nasa tama na age. Okay? Ano yung tamang age? Yung nakatapos ka na ng pag-aaral, normally. Kasi ready ka na nun. Meron ka ng sariling pera, meron ka ng sariling disposition, meron ka ng, okay, at number one, maganda, ikaw ay spiritually medyo ano ka na, nandun ka na sa maturity na yun. Okay? Hindi yung ligaw ka, makakita ka lang ng maganda, ligaw ka ng agad. Okay? Tignan natin dito kasi si Jacob ay nasa tama ng edad. Inutusan na nga siya ng magulang niya na mag-asawa eh. Di ba? Now, in this case, yun na nga ang ginagawa niya. Okay? And they said, we cannot until the flocks be gathered together, until they roll the stone from the well's mouth, then we water the sheep. While ye yet spake, okay, ito na si Rachel, came, okay, nabasa ko na ba ito? And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stones from the well's mouth and watered the flocks of Laban, his mother's brother. Okay? Lakas ng loob ni ano, no? Biglang lumakas ni Jacob, di ba? Best foot forward yun eh. Okay? And Jacob, kiss Rachel, dinasampal si Jacob. Okay, yung kiss na to, hindi yung kiss na ano, no? Yan ay parang bineso niya. Tapos, anong nangyari sa kanya? And lift up
his voice and wept. Kasi sa panahon nila, pagka mag-anak mo, pwede mo ibeso-beso. Okay? Hindi yung kinis na ano ha, magkayong magbigay ng ibang notion ng kiss. Okay? Yan ay binag niya yan. No? Tapos siya umiyak. Bakit siya kaya iiyak? Bakit sa tingin niyo, bakit iiyak? Lalaki iiyak? Meron bang ganun? Lalaki umiiyak? Nakita na kay lalaki umiiyak? Nadapa. Ganun. Iyak yun. Okay? Napikon. Eto siya, because of his emotion, galing siya sa... Hindi niya alam po anong mangyayari sa kanya. Naghanap siya, nakita niya. Sometimes, ang Panginoon, pagka meron tayong pinanalangin sa Panginoon, tapos natutupad yung panalangin natin, minsan naiiyak tayo. Di ba? Kunyari, pag makatapos ka ng pag-aaral, hirap gawin yun. Tuition pa lang, ay pagpasok mo pa lang araw-araw, minsan tatama din ka pa, eh kahit na exam mo. Okay? Mahirap gawin yun, pero pag na-overcome mo yun, kasi pinanalangin mo sa Panginoon, pagdating ng graduation mo, medyo may, parang ka naiiyak-iyak nun. Diba? Nandito na ako. Okay? Isa-isa yun, eh, parang achievement mo yun. Eh. Achievement, achieve. Isa-isa yun. Lalo na pag makita mo na yung kamag-anak mo, papangasawa mo pa. Kaya naiyak dito si ano eh. Si Jacob eh. Number one, ang mapapangasawa. Okay? Make or break ng isang buhay yan ng isang tao. Kaya dapat yung mapapangasawa nyo, ngayon pa lang pinapanalangin nyo na. Panginoon, ibigay mo sa akin yung tama mapapangasawa ko. Okay? Tapos, dahan-dahan, ipupold, i-unfold ng Panginoon yan sa inyo. E sino kayo mapapangasawa ko? Diba? Alam ko, ihahanda ng Panginoon yun sa akin. Sino gusto mag-asawa? Sino gusto ngayon mag-asawa? Ayaw mag-asawa. Ang sarap, may kasama sa buhay. Ayan. Sabi din sa Bible, he who findeth a wife, findeth a good thing, and the favor of the Lord is in him. Okay? Sabi dun. Okay? Now, in this case, nandito na, tayo. Okay. And Jacob told Rachel that he was the father's brother, and that he was Rebecca's son. And she ran and told her father. Okay, tumakbo si, bigla ka ba naman kinalikan ng natin, no? Hindi mo naman pakilala, yung pakilala pala, tumakbo ngayon si Rachel. And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob, his sister's son, that he ran to meet him, and he, and embraced him, and kissed him. Kinalikan din si Jacob ni Laban, no? Kasi custom nila yon, no? Okay, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo naghahalikan niya, magkita lang tayo, gahalikan na hindi tayo gano'n, no? Magbebeso-beso. Okay? Alam niyo yung halik na gano'n, yung beso-beso? Alam niyo. Dati, kunyari, ni Jamie. Okay? Kunyari, anak ko siya. Ibebeso-beso pa siya gano'n. Yung gano'n. Kasi anak ko siya, gano'n sila. No? Gano'n yung kiss na yun, hindi yung kiss na ano yun, ano? Romantic kiss. Okay? Yun ay beso-beso. Okay? Mahal mo yung tao na yun. Kamag-anak mo yun. And he told Laban all these things, and Laban said to him, surely thou art my bone and my flesh. Okay? May isang instance din, sinabi rin itong same nakataga na to. Sabi daw, surely thou art my bone and my flesh. Makikita natin yan sa Genesis na mamaya. And he abode with him the space of a month. And Laban said unto Jacob, because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for not? Okay? Pagsisilban mo ako ng wala lang. And tell me, what shall thy wage be? Okay, alam niya na yun kung ano yung magiging wage niya. Tingnan natin dito. Okay? The love the brethren. Okay? Sino yung nag-ano dito? Yung nagsasama-sama yung mga kamag-anak? Masaya ba?
pag nagsasama-sama yung mga magkamag-anak. Di ba? Masaya, di ba? Kay iba, nagsasama-sama lang pag may patay. Totoo ba yun? Meron, di ba? Pagka yung buong kamag-anak nyo, makikita nyo lang pag merong patay. Okay, totoo yun. Kasi yung iba, na-appreciate nila yung buhay. Kasi ngayon, okay? Sad to say, no? Yung mga magkakamag-anak, pag nagkikita pa, nagiinuman, nag-aaway, di ba? May nangyayari bang ganon? Yes. Pero pag may patay, lahat sila, nasa mourning stage sila ay, nagmumourn sila ay, nagpipighati. No, wala ang panahon para mag-aaway dapat. Okay? Sabi dyan sa Genesis 2:23, and Adam, si Adam nagsabi nito, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of men." Okay? Nung si Adam ay pinatulog ng Panginoon, no? Gumawa ang Panginoon ng katulong ni Adam sa kanya, kumuha ang Panginoon ng ribs niya. No? At ginawa niya si Eve. Nung nakita ni Adam si Eve, wow! Ang ganda nito. Sabi niya, yan ang sinabi niya, bone of my bone and flesh of my flesh. Yun din yung sinabi kanina ni Laban, di ba? Okay, tundahan natin yun. Sabi diyan, surely thou art my bone and my flesh. Kasi magkamag-anak sila. Okay, mahal niyo ba yung mga kamag-anak niyo? Okay, anong pinaka-the best thing na bibigay natin sa mga kamag-anak natin? Sa tingin niyo. Kotse! Bahay! Ano pinaka-the best thing na pwede natin ibigay sa mga kamag-anak natin? Mag-isip ka. Ha? Love! Okay. Ang ganda. Ano yung love na yun? Specific love na pwede mong i-share. Ibigay sa mga kamag-anak mo. Salvation. Kaligtasan. Tama? Kaya kami, sila pastor, di ba? Kahit na pumupunta namin yung mga bahay nyo, dapat kayo yung maging agent namin para ma-reach out natin yung mga kamag-anak nyo. Kapatid, magulang, ano pa? Sino pa pwede natin iligtas? Lolo, lola, tita, tito. Okay? Gusto nating lahat maligtas. Bakit? Kasi kung kamag-anak mo lang sila dito sa lupa at hindi kayo magsasama-sama sa langit, walang kabuluhan. Di ba? Maiiwan sila doon. Gusto nyo bang may maiiwan sa mga kamag-anak nyo? Eh, mahal nyo sila, di ba? Mahal nyo ba yung mga kamag-anak nyo? Amen. Sad to say, kapatid mo nga, binubuli mo eh. Ano mo pa mamahalin yung kamag-anak mo? Okay? Dapat mahalin mo yung mismo katabi mo. Katabi mo matulog. Di ba? Tama ba yun? Sino yung mga kapatid dito? Makulit ba yung kapatid nyo? Siyempre, di ba? Normal. Pero pag makulit ba yung kapatid mo, hindi mo na yun mahal. Tatadyakan mo na lang ba yun? O bahabag tumatakbo, pipit. Papatirin mo? Pukutusan mo? Hindi pa paano mo sasabihin mahal mo? Yung kamag-anak mo mismo, yung kapatid mo, pinakamalapit mong kamag-anak yun. Second degree mo yun. Okay, yung first degree ko na kamag-anak, yung asawa ko, yung mga anak ko, yung nanay ko, at saka yung tatay ko. Yung mga kapatid ko, second degree ko yun. Bakit ang second degree? Kasi dumaan pa sa nanay ko bago kami nagkaroon ng relasyon. Okay? Yung mga tito mo, okay, third degree mo na yun. Okay? Nanay mo, lola nyo, saka pa lang yung tito mo. Okay? Naintindihan nyo ba ako? Mahal nyo ba yung mga kamag-anak nyo? Okay. Sad to say, may mga tatay, nanay, hindi mahal yung mga anak. Pinapabayaan. First degree yun. Diba? Yung kuya ni ano, diba? Mahal niya kasi papanalangin natin yun mamaya. Diba?
dapat pinapanalangin niyo yung kuya niyo, ate niyo, nanay niyo, tatay niyo. Kasi pag nawala sila, ano mangyayari sa inyo? Okay, dito pa lang yan sa mundo. Meron pang mas mataas na degree. Hindi lang kamag-anak. Mga kapatid mo sa pananampalataya. Okay, saan daw yun? Sabi dito, no, sa 1 Peter 1:2-2, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unrefrained love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Dapat puro yung pagmamahal mo, walang halong pagkukunwari, walang para lang makapag-gain ka, eh, mamahalin ko to. Kasi alam ko tong kapatid kong to, yayaman to eh. Pagka tumanda to, ito yung tutulong sa akin. Ganun ba ang dapat na motivation mo para mahalin mo yung kapatid mo? Mali yun. Okay, or ginainggitan mo yung kapatid mo. Kasi mas matalino sa'yo, mas binupuri. Ano ba? Anong may mga pwede mo? Imbis na magtulungan kayo, nagiging competition pa kayo. Ay, kasi mas mahal yan ng tatay ko, mas mahal yan ng nanay ko. Mas spoiled yan. Okay? Kaya meron tayong mga ganun eh, mga middle child, alam niyo yung middle child? Yung anak na nasa gitna ng panganay at bunso. Yung panganay, privilege, kasi lahat siya ay nakaramdam ng lahat ng mga una. Yung bunso, privilege, kasi siya yung pinakabunso. Pero daw yung nasa middle daw, sila daw yung napag-iiwanan. Yung damit ng panganay, yun yung sinusuot ng nasa middle child. Pero yung bunso, bago na yun kasi sila na yung damit na yun pagdating sa kanya. Yan yung mga ano daw, no? Pero dapat hindi ganun. Eh, huwag kayong mainggit. Mahalin nyo yung kapatid nyo. Kung kayo nasa middle, kung kayo yung panganay, kung kayo bunso. Yung bunso, bata yun eh. Okay? Kahit makulit yun, kahit ang bubula-bulat yun. Dapat papalum lang yun ang tatay mo para tumino. Okay? Sabi dito sa 1 Peter pa rin, 3:8, finally, be ye all of one mind, having compassion one of the other, love as brethren, be pitiful, be virtuous. Maging, sabi doon, ikaw ay pitiful. Ano ibig sabihin doon? Maawain. Ikaw ay maging maawain, be virtuous. Ikaw ay, ano yung virtuous? Magalang. Okay? Pag mas bata kayo, tawagin mong kuya, San Jose ngayon. Hindi na tinatawag ng kuya, ewan ko, nasa States na yata tayo eh. Ate, kuya, tatawagin lang yung ate niya nasa pangalan niya. Wala nang courtesy. Wala nang paggalang. O, mga kuya ko, tinatawag ko lahat yung kuya. Yung ate ko, ate. Kahit nga mas matanda ko, tinatawag ko pa rin ate eh. Para lang mapakita ko yung paggalang. Kuya, kahit mas matanda ko minsan, tinatawag ko. Pag hindi ko kilala, tinatawag ko, sir, ma'am. Para mas mapakita ko lang yung courtesy. Sometimes, hindi na natin yung nagagawa. Yung respeto, nawawala. Okay? Sa 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brethren abideth in them. Pag hindi mo daw mahal yung kapatid mo, alam mo na, lalo na ang kapatid mo sa pananampalataya. Okay? Sabi dyan, sa John 13:34-35, ang Panginoong Hesus ang sabi nito, a new commandment I gave unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this
shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Nalalaman daw na tayo ay disipulo ng Panginoon kung tayo ay, kung mahal natin ang isa't isa. Naintindihan nyo? Okay, lalo na sa pananampalataya. Maganda na, kapatid mo pa sa pananampalataya, wow! Double whammy na yun, di ba? Naintindihan? Okay. Dapat ba nating mahalin yung ating mga mahal sa buhay? Yes. Dapat ba nating mahalin yung ating mga kapatid sa pananampalataya? Yes din. Ano mas matimba? Ano mas matimba? Kapatid sa pananampalataya o kapatid sa laman? Okay. Dapat pareho. Kaso lang ha, pag yung kapatid mo sa pananampalataya o yung kapatid mo sa flesh, kunyari, sinabi ng kapatid mo, kung ka umatid dyan, wala kang matututunan dyan. Susundin mo ba yung kapatid mo sa flesh? Depende. Diba? Depende yun. Okay? Dapat, mas susundin mo ang kalooban ng Panginoon. Okay? Nagkakaintindihan? Okay. Pero may pagkiling tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Rather than, kaya, diba, pagka dyan, kunyari, pumunta ka ng Manila, meron daw mga nangingin at bilimos. Rather than bigyan mo ng pera yon, ibigay mo yung pera na yon sa kapatid mo sa pananampalataya na nangangailangan ng pera. Naintindihan niyo ako? Hindi mo sila priority. Kasi yung mga yon, hanap buhay na nila yon. Okay? Okay, and Laban had two daughters. Ito na. May dalawang anak si Laban. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Si Rachel daw yung mas bata. Leah was tender-eyed. Ibig sabihin yan, hindi ko maintindihan kung tender-eyed ay malabo ang kanyang paningin. But Rachel was beautiful and well-favored. No? Maganda daw si Rachel, well-favored. Pag sinabing well-favored, medyo hindi siya payat, hindi siya patpatin. No? Kasi nga, siya ay nag-aalaga ng mga tupa. And Jacob loved Rachel and said, I will serve these 7 years for Rachel, the younger daughter. Yan ang sinabi niya kay Laban. And Laban said, it is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love of he had to her. Okay? 7 years, matagal ba yun? Matagal ba yung 7 years? Yes. Yung ano, buong senior high, dalawa. Tapos yung high school, apat. Six lang yun. Matagal ba yun? Matagal din yun. Di ba? Pero, dahil mahal ni Jacob si Rachel, pinagtrabahuan niya ng 7 years, no? Kasi sa panahon nila dati, nagbabayad yun ng dowry, no? Ganon, no? Nagbabayad, no? Yun siguro yung pinakatrabaho niya, yung pagbabayad niya. Okay, yun ang usapan nila, gusto niya si Rachel. Pinagtrabahuan niya si Rachel ng 7 years. Mga lalaki, kayo pag may gusto kayo, kayo nasa tamang edad na pinagtatrabahuan yan. Hindi yan madaling dapat makuha. Pag isang babae, madali mong nakuha na kung mag-isip ka na. Okay? Mag-isip ka na. Okay, nagkakaintindihan tayo. Mga babae, huwag kayong easy to get. Okay, pinapanalangin yun. Pagka merong nagbigay sa'yo ng intention, nasa tamang edad ka na, sabi mo sa kanya, manalangin tayo. Okay, mga babae, ganun ang gagawin natin. Okay? Hindi yung ano lang, nag-usap lang, kayo na agad. Okay? Or nagkwentuhan lang sa gabi. Okay? Hindi ganun. Okay? Tinatama natin yun kasi hindi nyo pa yung alam ngayon. Pero tinatama natin siya. Tama? Tama ba yun? Hindi. Nag-ano na, MU na agad kayo. Malabong usapan. Alam niyo, MU? Mapunggoy. Ngayon, malabong usapan yun. Hindi yun mutual understanding. Malabo yun. Wala kayong label.
pag ngayon ay nasa tama ng edad. Okay? Pag ngayon pa, alam nyo yung gagawin. Okay, reject muna kayo, manalangin tayo. Okay, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Okay, yun yung pwede nyo sabihin sa mga lalaki na nagmamadali. Kaya mga babae, huwag tayong easy to get. Dapat tayo ay hard to get. Bakit daw hard to get? Kasi mas nakikita mo yung ugali ng lalaki kung pinapahirapan mo siya. Kung meron siyang patient, kung siya ay man enough, tanggapin yung mga ganon. Pag kasi pagkaano lang, ayaw, hindi ka talaga mahal nun. Okay? Iba yung gusto sa'yo nun. Okay? Kapaintindihan. Amen. Okay, tinuturoan ko kayo ha. Okay, ito ay okay? Na depende yun kung anong magiging acceptance nyo sa salita ng Panginoon. Pero ito ang tinuturo ng Panginoon. Okay, ano nangyari? And Jacob loved Rachel and said, I will, okay, tapos na yan, ano? Mabilis lang yung natapos. And Jacob said unto Laban, ito na! Give me my wife and my days are fulfilled. Nagawa ko na yung 7 years, pinagtrabahuan ko na, that I may go in and her para siya'y mapangasawa ko na. Okay? Euphemism to na, go unto him. Sabihin, gusto niya na mapangasawa. And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. No? Anong feast to? Sa tingin nyo? Kasalan to, di ba? Okay? Okay, dapat nagpapakasal, tama? Mm-hmm. Hindi yung kinasal lang sa banig. No? Alam niyo yung kinasal sa banig? Yung kinasal sa banig? Nag-ano lang, tara mag-date tayo kasi hindi na umuwi. Ganon yun. Ngayon, marami tayong kilalang ganon, di ba? Gagawin ba natin yun? Hindi. Dapat. Kasi ngayon, alam na natin. And it came to pass in the evening, and he took Leah his daughter, and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Silpa his maid for an handmaid. And it came to pass that in the morning, nagising na si Jacob, behold, it was Leah. And he said to Laban, what is this thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Therefore, then, hast thou begun me? Niloko mo ko. Ang usapan natin, ang gusto kong mapangasawa si Rachel. Bakit si Leah yung binigay mo sa akin? Yan na. Okay, and Laban said, it must not be so done in our country to give the younger before the firstborn. Okay, meron daw silang ganong ano, custom. Fulfill her week. Okay, ibig sabihin na ng week, 7 days uli yun. 7 years uli yun. And we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. Yan, nilinaw. Yung 7, yung week, her week, yung 7 years. And Jacob did so and fulfilled her week. And he gave him Rachel, his daughter, to wife also. Okay? Nagkaroon to rin ng dalawang asawa, si Jacob. Okay, kalaobang ba ng Panginoon? Maraming asawa? Okay, yan ang sinasabi ng mga Muslim nung nakaraan. Napumunta kami sa Quezon City Circle. Meron doon ano, imam nagsasabi doon, pakita nyo sa akin sa Bible na pinagbawal ang isang lalaki magpakasawa ng maraming asawa. Genesis pa lang, tinabi na lang. Diba? Yung maloko, ano? Eh, bakit si Abraham? Tatlo ang kanyang asawa. Si Sarah, si Hagar, at saka si Silpa. Diba? Eh, yung bang kalooban ng Panginoon? Hindi. Katulad nito, nadaan sa lokohan. Kalooban ba ng Panginoon yun? Hindi. Okay? Pero may ginawa ang Panginoon para maayos yun. Okay? And Laban gave to Rachel his daughter, Bilhah, his handmaid, to be her maid. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years.
Okay, ilang years na siya nag-serve kay Laban? Ilang years? Seven, plus seven. 14 lang. 14 years lang. Serve siya kay Leia, dapat si Rachel na yun, 7 years. Nag-serve siya ulit for Leia ng 7 years. Kaya 14 years, di ba? Ang pagal nun. Para kang nag-ano nun. Nag-aral ka mula grade 1 hanggang college. Ganun yun. Sa sobrang tagal, 14 years. Okay? Now, and when the Lord saw that Leia was hated, okay, syempre, parang naano lang si Leia na nabudol din si Leia kasi inutusan lang siya ng tatay niya. Okay? He opened her womb, no? Pinagpala naman si Leia, okay? Ng kanyang pagbubuntis, no? But Rachel was barren. Si Rachel naman ay baob. Barren. And Leia conceived and bare a son, and she called his name Reuben. Yun na yung unang anak ni Jacob, si Reuben. Okay? For she said, surely the Lord had looked upon my affliction. Now, therefore, my husband will love me. Okay? Nagkaroon siya ng anak, no? And she conceived again and bare a son, and said, because the Lord had heard I was hated, He had therefore given me this son also, and she called his name Simeon. Ilan na yung anak niya? Si Reuben. Simeon. Okay, tandaan nyo ha, mamaya katanungin ko kayo. And she conceived again and bare a son, and said, now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. Okay, si Levi. Una, Reuben, Simeon, Levi. Ito pa. And she conceived again and bare a son. And she said, now will I praise the Lord. Therefore, she called his name Judah and left barren. Ilan yung anak nila? Kanino? Sino yung nanay? Si Leia. Kasi si Rachel ay barren. Okay, baob. Okay, ilan daw yung anak? Sino daw yung anak? Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah. Okay, tandaan nyo, meron pa yun. May kasunod pa yun. Na 8 pa. Okay, next week uli yun. Okay, nagkakaintindi yan? Okay. Okay, ilan daw yung pinaka-summary niyan? Purpose is fulfilled, no? Pag meron kang purpose, ipanalangin mo sa Panginoon, binigay sa iyo ng Panginoon, tama yung iyong puso, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan sa kanyang kalooban at tamang panahon. Okay? Katulad nun, gusto niya ng mag-asawa, inututan siya mag-asawa, nakakita siya ng mapapangasawa. Pinaghirapan niya yun. Yung dalawang naging asawa niya, pinaghirapan niya. 7 years plus 7 years. Family are important. Ang pamilya ay importante. Okay? Mahalaga ba ang pamilya? Sad to say, may mga pamilya nag-aaway-aaway. Okay? Lupa lang pinag-aawayan. Inheritance lang, yung pamamana. Kaya mahirap na may pamana eh. Minsan eh. Maganda na eh, pinamana mo sa mga anak mo, pag-aaral na lang eh. Pagka yung mga anak mo, mga naging sakim, imbis na magkakasama sila, pag may panahon ng trahedya or problema, yung iba, nagkakawatak-watak pa. May kilala ko ganung pamilya, dalawa yung anak nila. Nung namatay yung mag-asawa, nag-awa yung dalawang anak nila dahil dun sa kanilang property. Nung nag-awa yung dalawang anak nila, pareho rin silang namatay. Ubus ngayon sila. San Jose, nangyayari po yan. Okay? Huwag naman sana mangyari sa atin. Okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon na paano tayo magmamahal sa ating kapatid, flesh na kapatid, at kapatid sa pananampalataya. Marriage
work on, pinagtatrabahuan kung gusto mo makapangasawa ng maayos, pagtrabahuan mo. Una, pag-igihin mo yung pag-aaral mo ngayon. Pangalawa, magtrabaho ka ng maayos. Pangatlo, pag nakita mo na yung gap, sino mang mapapangasawa mo, lalo na tayong mga lalaki, being man enough, maging lalaki tayo. Okay? Hindi yung bantulot kayo. Okay? Nakikita yan sa ano nyo, no? Sa actions nyo. Okay? Si Pastor, madaling, di ba? Nakita niya eh. Okay? Hindi yung nagsasalita. Pag nung estudyante ko yun, hindi yung nagsasalita nang hindi mo kakausapin. Hindi yung mag-approach sa'yo. Ay, Sir James, wala yung ganun. Makakausap mo lang siya pagka mismo ikaw ang kumausap sa kanya. Pero hindi ko alam kung anong ginawa ni Pastor nung nakita niya si Simeon. Hindi ko alam. Kasi kahit na tahimik yun, men enough. Siya ay lalaki. Hindi yung babae yung manliligaw sa'yo. Amen. Ako nakita ko si Mang John. Ito na. Manliligaw ako nito. Okay? Be men enough. Maging lalaki kayo. Okay? Paano kayo magiging handa sa pagiging lalaki? Yung task nyo ngayon, gawin nyo ng maayos. Which is, ang task nyo ngayon, pag-aaral. Ganon din sa mga kababaihan. Maging masipag kayo. Okay? Huwag kayong maging tamad. Okay? Yung mundo ngayon, yung mga kababaihan, ginagawang tamad. Sila yung gustong mag-rule. Alam nyo ba yun? Yung mga tamad na babae, gusto nila makahanap na magtatrabaho sa kanila na lalaki. Tapos wala nang gagawin yun. Okay? Puro vanity. Magpapasalon, yung anuman. Okay? Ang mga babae, tinalaga ng Panginoon yan na homemaker. Kayo ang gagawa na, kayo ang pinakaano sa pamilya. Okay? Mga lalaki, huwag tayong maging tamad. Mga babae, ganun din. Okay? Salamat sa Panginoon yung salita niya. Patuloy tayo pinapaalalahanan. Okay? Okay, maging lalaki tayong Panginoon at babae ng Panginoon. Amen. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon muli sa araw na to. Salamat Panginoon sa pagpapaalala ng iyong salita. Salamat Panginoon sa pag-gib ng pamilya. Salamat Panginoon muli na pinapaalala niyo sa amin kung paano kami at tumayo para sa inyo bilang mga lalaki, bilang mga babae, bilang mga anak mo. Ganun din, Panginoon, patuloy nga yung pinapanalaan ko ng kapatid ni ang kuya ni Mercy, Panginoon. Ingatan niyo siya, Panginoon, kung siya man ay nagtatrabaho. Ama, dalangin namin, ingatan niyo siya patuloy. Ganun din, bigyan niyo kami ng pagkakataon, mabahagi sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala na po dahil kami may bibigay na mahalagang regalo, Panginoon, kundi ang regalo ng kaligtasan. Ganun din, Panginoon, sa mga pamilya namin, bigyan niyo kami ng mga open opportunities na ma-share, Panginoon, ang iyong salita, ang kaligtasan niyo sa kami. Salamat, Panginoon, kung muli sa hapon na ito, natan kami, Panginoon, sa pagkahiwa-hiwala. Salamat po ulit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yeah.